Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ay kon ko ito, itong salitang don't judge. Karaniwan itong ginagamit sa mga tao, Kristiyano man o Muslim. Pero kung Muslim ang gagamit nito, tama siya o mali? Don't judge. Mga kapatid, tayo ay Muslim. Hindi tayo mga Kristiyano. Kung tayo ay Kristiyano, bahala no, gagamitin natin 'yan ay dahil Kristiyano, eh Muslim tayo eh. Ha? Muslim tayo. So 'wag tayong gaya-gaya sa mga Kristiyano. Kung ang mga Kristiyano ay nagsalita ng ganyan, 'wag nating gagayahin dahil Muslim tayo. Saan ba 'yan mabasa? Don't judge. Okay. Mabasa yan sa Matthew 7, basahin nyo, Matthew 7:1. Don't be judged, or do not judge, that you be not judged. Huwag ka lang maghusga para hindi ka huhusgahan. Maraming Muslim na hindi niya alam, gumamit siya nito. Gumamit. Maraming Muslim gumamit nito. Huwag kang manghusga. Ha? Mga Muslim gumamit niyan, sabi ko, Muslim niyan nga tanga at walang pinag-aralan. Bakit? Ito ginagamit lang sa mga tao na ayaw magpakorek. Pero sa Muslim, we are brothers and sisters. Ha? Ang Islam is dinul nasiha. Islam is dinul nasiha, the religion of teaching, the religion of counseling, the religion of correcting. Ang mayroong ng kasabihan nagsabi nga, ang tunay mo nga kapatid or friend, yung magsabi sa iyo mali ka. Pag mayroong kang kaibigan or kapatid mo, nanay mo, tatay mo, hindi magsabi na mali ka, hindi mo sila tunay na parents, hindi mo tunay na kapatid, hindi mo tunay na kaibigan, yung hindi magsabi na mali ikaw. Palaging tama ang iyong ginagawa, kahit maling mali na, tama pa rin. Mag-ingat ka sa kaibigan na ganyan. Hindi yan tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan, pag mali ka, sasabihin nga mali. Mali yan, Brad. So, sa way of correcting, mayroon namang way of how to correct mali. Sa Islam, the best nga to correct nga mali is tawagin mo siya sa private, kayo lang one-to-one. Pwede kang mag-correct na ganun. In a nice manner, ikaw mag-correct. Mayroon namang isang tao na talagang suwail, talagang stupid, ay gumagawa ng tungkol sa Islam in public. Gaya ngayon sa social media, nagbigay ng fatawa, nagbigay ng anong salita, eh maling-mali, contrary sa hadith, contrary sa Quran, so anong gagawin mo? Hindi mo madala yan sa secret and private. So, marami ang mga scholars nagsasabi, in that matter, dapat sabihin mo ang kanyang mali in public para yung nakakarinig, mag-ingat sa kanya at hindi susunod. Kung talagang sinabi niya sa public. Pero kung ang taong isang Muslim ay ayaw niya magpakorek, ay sa Islam ay pabayaan mo siya. The important is nasabi mo sa kanya ang mali. Huwag mo nang pilitin, uulit-ulitin, mali ka, mali ka, mali ka, ganito. Wala. Isang bisis kaya nagsabi na ikaw ang mali. Pag ay, hindi niya tanggapin, of course, may proiba. Pag hindi niya tanggapin, wala ka ng pananagutan sa Allah. Ang tanong, nandyan ba niyan sa Quran? Sanction ba sa Quran? Ang Quran, basahin natin sa translation. The nearest translation sa Quran. Sabi ng Allah, sa dito is Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 44. In English, the nearest English meaning or translation. And whosoever does not judge by what Allah has revealed, such are the kafirun. Kung mga kafir, pag ayaw kang maghusga,
sa mga bagay nga binigay ng Allah sa iyo, whosoever does not judge by Allah has rebelled, na-rebelled ng Allah, then he is a kafiron. As they do not act of Allah's law. Ito naman ay applicable ito sa mga taong mga yung mga judges, yung mga malaking taong nandyan sa katungkulan. Okay? Oh, you believe, oh, kayo may mga pananampalataya or Muslim. Obey Allah and obey the messenger who are in authority. Sino bang in authority? Yung mga taong mas malaki ang kaalaman sa Islam. Ha? Obey Allah and prophet. Wala nang prophet ngayon, sino? Who are in authority? Yung mga tao nga in authority, yung mga tao mayroong pinag-aralan sa Islam. If you differ in any among yourselves, refer it to Allah and His Messenger. Kung mayroon kayong discussion, punta kayo sa Quran and punta kayo sa Sunnah. If you believe in Allah and in the last day, that is better and more suitable for final determination. An-Nisa, chapter 4, verse 59. Ang tao, bakit hindi siya pa-correct? Mga kapatid sa atin, kahit imam ka pa nga, i-correct eh. Nakapagsala na ba kayo na ang imam ay nagkamali-mali? And somebody correcting him from behind. Ang imam nga, kinukorektahan pagkamali. How about yung mga simple thing na haram? Bakit ba mayroong tinatawag na haram at halal? Supposing may mga tao na ayaw talaga pa-correct. Kumakain na siya ng baboy. Brad, kinakain mo haram baboy yan. Ma? Brad, mind your own business. Mag-ingat kapag mayroon siya na ganun, basta nasabi mo na. Ha? Brad, magsama ka ng babae, hindi mo asawa. Inakbayan mo, kitang-kita kita eh. Mali yan, Brad. Haram yun. Anong pakialam mo? So makita mo na, brother, pag ganyang ugali, ugali yan ng mga suwail at ugali yan na mahilig sa haram, iwasan mo na. Ang brother, ang Muslim is a brother to every Muslim. And it is a dinul nasiha. So tandaan natin, pag mayroong mga brother na ayaw magpa-correct, iwasan mo na siya. You correct him one time, pag ayaw tatanggap sa mali, iwasan mo siya. Sa mga kafir, ginagamit ni ito nila ng depensa. Huwag kang manghusga. Ito brother, kung isa kang Muslim, tapos lalabas ito sa iyong bibig, isa kang Muslim, at sabihin mo na huwag kang manghusga, ikaw ay parang kaper. Hindi ka siguro sa kaper, pero para kang kaper. Bakit? Ginamit mo yung salagi. Yung dipinsa ng mga kaper, yung nandyan sa kasulatan nila, na huwag kang manghusga, ginamit mo. You are not using the Quran, you are using the book of the kaper, the Christian. So pag sinasabi mo huwag kang manghusga, you are quoting from their own source, from their own reference. So you are trying to yourself to be a kaper. Dahil sa Islam, talagang dapat kung sinasabing mali, mali. Mayroon naman siguro way of dealing sa mali, pero kung ipapahiya mo ang tao, ay hindi rin yan, that is improper. Sa kapanahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may taong nag-ihi sa masjid, sa loob ng masjid. At yung nakita ng mga sahaba, sinigawan siya at sinabihan ng hindi maganda. Bashing him. Na ang ganito, ganyan, ito ay masjid, bakit talagang sinisigawan siya. Ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinatahimik niya ang kanyang kasamahan, mga sahaba, pinatahimik niya. Pabayaan hanggang matapos ang taong nag-ihi. Huwag niyong istorbuhin. Pabayaan. Pagkatapos na nag-ihi, ang isang biduin doon sa masjid, tinawag niya ang lahat ng mga sahaba na doon, kasama na yung biduin yung nag-ihi. At sa yung nagsalita ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala siyang tinarget isang tao lang. Sabi niya, ang masjid ay bahay ni Allah.
Ang masjid ay bahay ni Allah. Pananatiliin na, pananatiliin natin ang bahay ng Allah na malinis. Huwag tayong wag tayong mag di natin dudumihan, hindi natin lapastangan ang bahay ng Allah. We have to protect sa bahay ng Allah na mananatiling malinis ang bahay ng Allah. Sinabi niya ito in detail, kung nabasa niyo in detail hanggang ang isang tao yung nag-ihi, namamalayan niya na siya ay nagkakamali. Pero hindi siya na-insulto, hindi siya nasasaktan. Bandang huli, sabi ng taong nag-ihi, "Ya Rasulullah, ipagduaa mo ako sa Allah na patawarin niya ako sa aking mga kasalanan. At huwag mo isama iyang mga taong nagmura sa akin kanina. Huwag mo silang isama." Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang Allah ay mapatawarin sa lahat. Kahit sino ay handang, kung kahit sinong hihingi ng tawad ay papatawarin ng Allah sa kanya. So, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he made a dua sa taong nag-ihi sa masjid at sa mga taong nagmura sa kanya that Allah may forgive them. Tingnan mo, ang taong nag-ihi, hindi siya na-insulto, hindi siya nasasaktan. So, ganyan ang counseling sa Islam. Hindi na mumurahin mo sila sa harap ng mga tao, ipapahiya mo siya, ay iba na yon ang usapan. Pero kung gagamitin mo ang depensa, huwag mo akong husgahan, you as a Muslim, you are using the Christian reference, Christian source. Mabasa sa Mateo, Kapitulo 7, Versikulo 1, mga nagsabi, huwag kang maghusga para hindi ka rin huhusga. Yan ay Christian mentality, Christian reference. If you are using as a Muslim, nagkakamali ka. Dahil tayong mga Muslim, we have to correct one another. We are a brother to every Muslim. Correcting is a part of Islam, is a part of din in Islam. Kasi anong selbi ang tasawag na haram at halal? Kung hindi ka man mag-correct, nanigarilyo ang isang tao, hindi mo siya sabihan na brad, haram yan. Nakita mong nanigarilyo mismo. Hindi mo siyang sabihan sa secret. Pero kung hindi siya susunod, hindi mo na problema. Basta nagawa mo na ang iyong obligation. Nagawa mo na ang obligation mo. Pero kung pabayaan mo siya, in the day of judgment, mananagot ka. Dahil yung tao ay iimbestigahan din sila in the day of judgment, they will face Allah. At sasabihin nila, si kwan nga, si ustad nga malaki yung pinag-aralan, si alim nga ulama na yon, malaki nga pinag-aralan, graduate ngayon sa Madina, graduate yung sa Umul Qura, nakita niya akong nanigarilyo sa harapan niya, hindi man nga ako sinabihan niya na haram. Do you think ma-excuse ka ni Allah? Kung ikaw ay may knowledge, tapos pinabayaan mo ang gumagawa ng haram, you are a part of it sa Islam. Once you do not correct a person gumawa ng haram, you are a part of it. Mayroong kang kasalanan. Supposing, mayroong pumatay. Pinabayaan mo lang, sinaksak, pinatay niya, at tumingin ka lang. Wala kang ginawa. You are a part of it. May ginahasa. Nakita mo ang isang babae, ginahasa. Wala kang ginawa, tumingin ka lang. Habang ginagasa, tumitingin ka lang. May pananagutan ka. Even sa court sa Pilipinas, mayroon kang pananagutan. Sabi nila, ikaw ay complicit o kasama ka sa mga taong gumagawa ng ganyan. Mga kapatid, ang tao pag hindi magkakamali, hindi nagkakasala, hindi ang tao. Dahil sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khataun wa kharal khata'in at tawwabun. Lahat ng anak ni Adam magkakamali, magkakasala. Wa kharal khata'in
ang the best of all sa mga nagkakasala, ha? At tawabon yung taong nagsisisi, nagsisisi at humingi ng tawad. Magkakasala tayo lang lahat. If the children of Adam, ayon sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if the children of Adam cannot commit sin, Allah said, I will vanish them all and I will replace another nation that will commit sin and ask forgiveness. And if your sin reaches to the sky and ask forgiveness and repent, Allah will forgive you. And if your sin like the numbers of the foam of the sea, like the leaves of the trees, or as big as the earth, or reaches to the sky, you only ask forgiveness and repent, Allah will forgive you. So mga kapatid, don't worry kung nakakumit tayo ng sin, kasalanan, nagkakamali. Ang gawin lang natin is to accept the sin, repent, change your way of style, and then ask forgiveness to Allah, Allah will forgive us. Lahat ng tao ay magkakasala. So maraming salamat, pakishare ho mga kapatid. Inshallah, may Allah reward you all. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyadu ala ilha'an, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi.